Hello mga kausap ang pantahanan! Welcome to another episode namin ni Mami Fem. At ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang napakamura pero napakasustansyang pagkain na pwede natin gawin para sa ating family. At syempre may naimbitahan kami ng mga kaibigan ni Mami Fem at maya-maya po ipakikilala niya sa atin kung sino po yung ating mga mamshies na magbibigay ng isang recipe para mapakinabangan natin lahat. Mami Fem, magandang araw sa iyo. Kumusta na ikaw? Yes, long time no see. Pero nung August naman tayo. Meron naman tayong isang episode. Yung cabbage rolls ni Mami Fem. Pero for this September ay punong-puno tayo, Mami, kasi in celebration of our anniversary, third year anniversary, we have 900 subscribers already. Yes. Congratulations to all. Ayan. And of course, na last July ay meron tayong National Nutrition Month na kung saan na yung ating pong tema ay naayon dito po sa ating episode. Kasi nga, pagkain abot kaya, no? Because we need a healthy diet achieved for all sa abot kayang halaga. Kaya naman, ang ating pong mga women leaders ng SheWorks Incorporated ay talagang nag-effort para maipahayag ang isang napakaganda at napaka-nutritious na recipe na ginataang lamot-lamot. Yes. Ayan, ang ating pong mga SheWorks leaders ay na magpapakitang gilas sa kanilang ginawang video ay ang mga sumusunod. Si Mami Roxanne Tecora, Mami Emmeline Pascual, Mami Malu Tresvales, at si Mami Marilyn Galamay. Ayan, congratulations in advance sa inyong magagandang ginawa for this video. And let's enjoy ang ating episode for today na pinamagatang ginataang lamot-lamot. Lamot-lamot. Hello, good morning mga mamsi! Ngayong araw nito ay tayo magluluto ngayon ng mga vitamin, ng mga gulay. So bago lahat, nagpapakilala muna ako. Walang iba kundi si Ate Marilinyo na taga SheWorks. At ang aking mga partner, tinatawagan ko. Ako naman si Ate Emmeline. At ako naman po si Ate Roxanne. At ako naman ay si Ate Malu. So ang pangalan ay lulutuin ngayon ay walang iba kundi... Lamot! Lamot! Ayan, mga alay mamamsi. So bago nung umpisahan ay pakilala muna si Emmeline ang ating lutuin na mga ingredients. Ayan mga mamsi, ito naman ang ating mga ingredients na gagamitin ngayong araw. Meron tayo ditong gata. Siyempre meron tayong unang piga at saka meron tayong pangalawang piga. Yung gata natin ay nagkakahalaga lang ng 25 pesos. So, meron din tayo ditong kangkong, nagkakahalaga lang siya ng 10 pesos. Meron tayong sitaw, nagkakahalaga ng 10 pesos. At saka okra, 10 pesos. Kalabasa, nabili lang din natin siya ng 10 pesos. Meron tayo ditong karne ng baboy, nabili natin siya ng 20 pesos. Bawang, nagkakahalaga ng 2 pesos. Sibuyas, 5 pesos, pamintang durog, piso, at saka meron tayong asin, nabili lang natin siya ng 2. Mantika, 5 pesos. At ang kabuuan ng ating mga nabili, ito ay nagkakahalaga lamang ng 100 pesos. At ngayon guys, alam na natin ang mga ingredients. Ngayon, ready na tayong magluto. At habang tayong luluto, ay kasama natin si Ate Malu. Salamat, Roxanne. Ako mga mami, madali talaga itong lutuin sa bahay. Kayang-kaya nyo to. Siyempre, ang unang gagawin, magpapainit tayo ng kaserola or kawali. Tsaka natin lalagyan ng mantika. At ngayon guys, mainit na ang ating kawali.
ilalagay na natin ang ating mantika. Ayan mga mami, konti lang po ang mantika na ilalagay natin ha, kasi panggisa lang naman ito. Ayan po, ayan, nakita nyo, umuusok na. Ayan, napakihinaan nga ro. Sunod na natin igisa ang bawang. Ayan, ito natin ang sibuyas, ilagay natin ng bawang. Ayan. At ngayon ay nag-brown na ang ating sibuyas. Sibuyas at bawang, next na natin ang karne o baboy. Ayan. Habang ginigisa, idagdag na natin ang ating patis. Oo guys, kasi patis na lang napili namin panlasa para ano, healthy talaga yung lulutuin natin. Hindi na kami gagamit ng magic sarap ng patis. At ngayon guys, naaamoy nyo na ba? Nakagutom din oh. Oo ako nga. Nagugutom na ako. At ngayon, para makakain na tayo, ilalagay na natin ang pangalawang piga ng gata. Ate Roxanne, para saan ba itong pangalawang gata? Ang pangalawang gata, ayun yung magsisilbing sabaw natin kasi hindi natin lalagyan ng tubig. Ayun ang magpapaluto sa ating karne at gulay. Ayun, kaya pala. Ate Roxanne, ngayon naman dahil nailagay na natin yung pangalawang gata, ano naman yung isusunod natin ilalagay? Ang isusunod natin ilalagay ang kalabasa. Kalabasa, wow! Matahan-dahan! Matigas ito at matagal maluto, kaya inuman natin ang kalabasa. Next natin ang sitaw. Ito naman ang isusunod, sitaw. Ayan. At next, ang ating tangkong dahil matigas ang kanyang mga tangkay. Ilalagay na rin pala itong kangkong, Ate Roxanne. Sabay-sabay na sila. Ang bango. Dahil nailagay na natin yung kalabasa, sitaw at kangkong, ngayon naman ay tatakpan na natin, Ate Roxanne. Dahil natakpan na natin, Ate Roxanne, ilang minuto natin siyang kukuluin. Ayun. Pakukulaan po natin siya ng 10 minutes para maluto ang ating gulay. At ngayon guys, ilalagay na natin ang ating okra. Dahil malambot siya, kaya hinuli natin. Sabay na rin natin ang paminta. Ayan, paminta. Mga guys, meron din kami ditong asin. Pero, tikman nyo muna. Kung okay na sa panlasa nyo, huwag nyo na lang lagyan. Pero kung sa tingin nyo ay kulang pa, dagdagan nyo na lang. At ngayon guys, tinikman na namin. Pero, kailangan pa niya ng kunting alat kasi medyo matabang. Kaya dadagdagan namin ng kaunting asin. Halo-halo. Ano nga guys, kung gusto nyo ng medyo maanghang, pwede nyo din lagyan ng konting sili. Ngayon nga, tatakpan natin uli at iwanan natin ng mga 5 minuto para ready na tayong mag-serve. Ayun na guys, luto na ang ating ginataang lamot-lamot. Ang bango guys. Ang bango talaga, Ate Roxanne. Sabik na ang kumain. Lalagay natin siya ngayon dito sa plating. Mag-plating tayo ngayon. Ayan. Ayan na siya, mga mams, mga mamsi. Luto na siya. Ito ay ang nilutuan. Ginitaang lamot, lamot. Kaya mga mamsi, tara na. Luto na. Dahil ito ay masustansya na at mura pa. Kaya mga mamsi, thank you for watching!
Maraming salamat po mga mami ng SheWorks Incorporated Women Leaders. Alam ba ninyo na kayo ay nakapagbigay ng isang napakahalagang recipe na magagamit namin at kahit kami ni Mami Fem ay gagawin namin yan, lalo na kami ngayon ay nagpra-practice maging vegetarian dahil kami ay nagangarap na sumeksi uli. So maraming salamat po sa inyong pinakitang video at sana po marami talaga ang gumawa rin ng ganito. Napaka-healthy po talaga ng inyong pinakita sa amin. Mami Fem, gawin natin din yan. Yes, of course. Okay. At Mami, yan na nga, no? Ano ba ang nutrition facts nung ating masarap na ginataang lamot-lamot? Naku, ay napaka-sustansya talaga nitong kanilang pinakita sa atin. Kasi imagine mo, ang calories ay 195. So, hindi ka nakakain ng maraming kanin, okay na to, di ba? Tapos meron pa siyang, ang total fat niya ay 14.7 grams. 23% po ang percent daily value. Saturated fat, 12.7, 63% ang kanyang daily value. Cholesterol, 49 milligrams, Mami Fem, tama ba ang pagkabasa ko dyan? And 16% ang kanyang daily value. Sodium, nakuntas ang kanyang sodium, Mami Fem, ha? 416 ha. Potassium, 255, na kailangan natin yan para ating mga nerves. Then total carbohydrates ay 9.6 grams. At dietary fiber ay 1.9 grams. Ang sugar ay 3.2. Malit lang. Siguro dahil lang ito sa yung gata kasi medyo talagang manamis-tamis yan. Ang protein ay 8.9 grams at mayroon pang vitamin A, vitamin C, may calcium pa, may iron. Kita ninyo mga kamami, kailangan natin to sa ating everyday menu. Pero gawin natin siyang 3 times a week lang siguro. Huwag naman nating araw-arawin. Kasi yung gata, Mami Fem. Kasi imagine totoo yan, ha? Yes, Mami. Diba? Kahit na anong sobra, talagang hindi pwede, di ba? Actually, I base this sa nutrition facts, yung pinaliwanag mo, based dun sa meron ng sahog. No? Kasi yung sahog, madalas, tulad dun sa video, it's pork. Pero ito, yung sahog, yung pinagkuhanan ko ng nutrition facts ito at sahog ay shrimp na madalas ginagamit. Kaya medyo mataas ang cholesterol level. Yes, at hindi naman actually. Aya lang, yung saturated fat dito na tinatawag ay syempre, pag nagsahog ka, talagang gano'n, no? Tataas. Oo. Kaya nga, hindi ito pwede araw-arawin, Mami Fem, kasi basta, siguro mga twice a week. Oo naman, Mami. Kailangan may variety din tayo ng parating na kata, no? Pero alam mo sa tabi ko daw basta parang everyday may kata. Si Bicol. May maanghang pa yan sa Bicol. Maanghang, diba? Ano, may chili-chili pa. Mami Fe, maraming kanin ang ubusin mo dyan pag yan ang ulam mo. Okay. Lalo na yung ano, yung laing, ano? Yes, talaga. Pero alam mo, kung ayaw nyo talagang madagdagan pa ng cholesterol, wala na lang, ano ko. Ano ba mga magagandang alternative na panggisa? Meron dyan yung, alam mo yung maliliit na hipon? Hibe? Masasabi nilang hibe? Hibe. O kaya yung nabibili sa palengke na tinataasa, ano, yung tinataasa-taasa na maliliit na hipon, na pwedeng okoy. Mas okay yun, no? Yun, I think mas, ano yun, mas mura pati. Diba? Yes, oo. Yan, mataas sa calcium yun. Pwede rin, Mami Fem, yung isda na pinaritong galunggong tapos himay-himayin mo. Ihalo mo dyan, masarap yan. Oo. Actually nga, iniisip ko nga yung dahil yung mga tinain. Kahit pwede rin dahil, pero huwag lang maalat. Huwag lang yung sobrang maalat. Pwedeng bilis. Pwede naman bilis para mura lang. Yes, diba? Sa atin kasi, pamurahan dahil. Mura. Yes, imagine mo 100 pesos lang, Mami Fem. Siyempre. And of course, Mami, again, we would like to thank our women leaders. Sina Mami Roxanne. Ang pangalan nila, Mami, Mami Roxanne.
of course, si Mami Emma, Emmeline. Hello, Mami Emmeline. Si Mami Malu and Mami Marilyn. Salamat. And of course, sa kanilang video editor na si Ma'am Chris ng SheWords. Mm-hmm. One of our program coordinators na SheWords. Thank you. At sa next episode ay abangan. Kasi cooking contest na to, Ma'am. Oh. Meron tayong pa-cooking contest in celebration of our third year anniversary. Yes. At ang mga sasali po dito ay ang mga women ng SheWords. At next, ay abangan po ninyo ang first entry. Paramihan ng likes. At syempre, bilang paramihan ng likes, I will be inviting food specialist to check, no, kung pasok ba sa criteria. Isa sa mga criteria dyan, siya ba ay swak sa budget? Kasi ang isa sa mga criteria ay dapat 100 pesos lang siya. Yes. At nung dinemo kanina, total of 100 pesos for a family of 5. Yan. At marami na yan. Dapat gulay ang kanilang Gulay, yes. So, for ano, we have 4 entries, Mami. 4 to 5 entries. So, sa buwan ng September and October, we will have our cooking contest online. At abangan po ninyo yan kasi mga unique recipes po ang matutunghayan natin sa mga darating na series natin. Together with our very own SheWorks women. So, Mami Narlene, magpapaalam na po tayo. Ano ang iyong mga parting messages? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa amin ni Mami Fem sa Usapang Pantahanan at makakasama namin kayo sa araw-araw kasi alam ko ang iba nito inuulit nila yung ating episodes. Maraming salamat po at kami po yung 3 taon na nagpapasalamat na walang hanggang pasasalamat dahil nandiyan kayo sa aming piling. At Mami Fem, lakasan natin ating makatawan para mas marami pa tayong magawa. And again, please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Usapang Pantahanan. And if it is not asking too much, please include Lalin's Project para sa mga pananahi at anik-anik naman po. Mami Fem, God bless everyone. God bless you. At ikay alam ko maraming ginagawa. Hinay-hinay lang, sister. Oh, naman. Sa mga hobbies para maging stress-free tayo ay itong pag-YouTube, no? Kabuluhan naman na hobby. Ayan, and of course, Mami Narlene, salamat sa pagsama hanggang sa muli. Oo naman, Tahanan. Yes. Congratulations to all of us for our third year anniversary. Hanggang sa muli, ito po si Mami Fem. Si Mami Narlene. Ito lamang Usapang Pantahanan. Bye. Bye-bye. God bless everyone.